guys, for today's video, so i-review natin itong bagong entry sa digital banking. Siguro mga 1 month or 2 months na to available sa market, but lately ko lang siya napagtuunan ng pansin, and ito na nga, i-share ko na sa inyo yung aking review about this. And I'm happy to share this because feeling ko mas okay siyang ipangtapat or okay siyang katapat ng Maya. So ito ang SEABANK. Tara, pag-usapan na natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about entrepreneurship such as buy at center, bills payment, remittance center, and other small businesses such as sari-sari store, e-loading, computer shop, online selling, and other good financial practices na meron na akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so bakit ko ba sinabi na okay siya maging katapat ni Maya? Siguro, right from the start, parehas silang 6% na interest on your savings account. Kung ang selling point ni Maya is yung mataas niyang interest rate na 6%, edi parehas na lang siya ni SEABANK. But before I share my further review about SEABANK, ano nga ba tong SEABANK na to? Parang, saan galing to? Okay, ito, babasahin ko sa inyo. So, SEABANK is a mobile banking application that enables you to manage your finances seamlessly on your mobile phone, anytime and anywhere. So, parehas naman siya ni Maya. You can send and receive transaction from both SEABANK to SEABANK and non-SEABANK user while earning competitive interest rate with no additional fees and no minimum balance. Yeah, same naman din talaga ni Maya. SEABANK Philippines Incorporated, so yun yung pangalan niya talaga. SEABANK Philippines Incorporated, so a rural bank, is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas, where deposits are insured by the PDIC up to 500,000 per depositor. So kahit papano, we are secured as long as within 500,000 yan, secure naman yung ating deposit. Okay. SEABANK is a part of SeaMoney, a digital finance services arm of Sea Limited. C, yung SEA, yan, di ba? SEABANK. Pero C, yan, SEA, yan yung parang main company, mother company. Parang si Google, di ba? Hindi naman taga Google yung main company. It's alphabet company yata yun. So, yun nga, C has been serving consumers since 2009. As a leading global consumer internet company. So, hindi lang tayo masyadong aware sa mga products and services nila. Pero ito, ngayong sasabihin ko na, sasabihin nyo na, oh, sila pala ang may-ari nun. So, ito. C's other core businesses include Shopee, its e-commerce arm. Yan, si Shopee. Sa kanila pala yung Shopee. And Garena, which is their entertainment arm. So, sila rin pala ang may-ari ng Garena. C's mission is to improve the lives of consumers and small businesses with the technology. So, kahit papano, hindi ka na mangangamba kasi alam mong dependable yung mga company na yon, like si Shopee, di ba? And si Garena. Di ba? Ang tanong, di ba si Maya, digital siya, wala siyang branches. Di ba? And then, meron lang main office yung Maya, which is hindi mo naman din mapupuntahan or hindi naman accessible for you as a consumer, di ba? Si SEABANK, meron pala siyang branches. Hindi natin alam na meron pala. Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang nalaman. So, sige, ito, tuloy natin. SEABANK has 6 branches located in Laguna. Oh, sa mga taga Laguna dyan, pa-shoutout naman, pa-message, pa-comment naman sa comment section yung mga branches, pa-confirm ng mga branches ng SEABANK. Yan. Lalo na kung depositor kayo, let us know. However, these branches are currently unavailable to provide support for SEABANK mobile banking. Katulad ng Maya Bank na through customer care channels lang masusupport yung mga depositor. Same thing din naman with SEABANK mobile app. So now, meron na tayong brief background ng SEABANK. So, how does it differ sa mga other digital bank like ni Maya? And yun nga yung sabi ko,
which is a great contender ni SEABANK. To tell you the truth, guys, naglagay ako ng pera ko sa Maya Bank. Hinintay ko siya matapos for June, July. And naglagay lang ako doon ng mga around 30,000. And bumalik siya sa akin ng 100 something yung interest. So hindi ko siya ginalaw. 160 yata, parang ganun. Hindi ko matandaan yung exact. Binigay sa akin yung interest on the first day ng following month. So kung June, binigay sa akin yan ng July 1. And then July, binigay sa akin yan ng August 1. So, ito ang selling point sa akin ni SEABANK kung bakit ko nilipat yung pera ko from Maya to SEABANK and nagdagdag pa ako. Okay. It's because yung interest income na makukuha mo sa inyong savings ay credited to your account on a daily basis. And it is also being compounded in calculating the further interest rate on succeeding days. Anyway, so ganito. So di ba si Maya binigay sa akin yung interest after 1 month. July 1st. Kay SEABANK naman, ibibigay niya yung interest sa'yo daily. Diba? Hindi mo na kailangan maghintay by the end of month para makuha yung interest. Though parang parehas lang naman, pero nahahawakan mo na kagad yung interest. And yun nga, ang isa sa kinagandahan nito is it is compounded. Maling computation ha, sabihin na lang natin sa 100 pesos mo, binigyan kang piso. Bukas, ang calculation ng principal mo is 101 pesos times 6% divided by 365 days. And makukuha mo na yung iyong interest for that day. So, di ba? Yun yung dalawang selling point sa akin ni SEABANK kung bakit ko siya transfer. Apart from the regular na secure ba yung account, secure ba yung bank na yan, meron naman din siyang OTP, PIN, yan. So, I guess, kung maingat ka, I guess secured naman siya. And yun nga, iwasan niyo yung mag-click ng mga links and magbigay ng OTP, sumagot ng OTP. So alam niyo naman yung ano, drill. Huwag niyo bigay yung OTP niyo, huwag niyo bigay yung password niyo, huwag niyo bigay yung PIN. So apart from that, pare-parehas naman sila. Yes, yung dalawa ang pinakamagandang feature ng SEABANK. Okay, to show you some proof, ito yung aking ano, daily interest na nakukuha from SEABANK. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-start dyan sa 5 pesos. 5 pesos yan, dapat around 6 something. Binabawas na rin kasi dito sa interest na nakukuha mo yung withholding tax. So, hindi ko alam kung tama yung percentage ng withholding tax. Pero, lumalabas na 20% yung withhold na tax. So, around 80% yung nakukuha kong interest income from my savings. So, I guess, parehas naman siya ni Maya. Hindi ko alam kung ganun talaga 20% across every bank. I guess, dapat kasi tax yun eh. Ayan, kung mapapansin nyo, 5, and then naging 8 kasi nagdagdag ako. And then nag-withdraw ako, then bumaba. So, ito pa, additional selling point para sa akin ni SEABANK. Right now, guys, ito ah, just right now, or at this point in time, free pa ang transfer, ang InstaPay transfer to other banks. Diba? Ito, nag-transfer ako sa aking Metrobank account, which is, yan, walang InstaPay fee. Zero pa hanggang ngayon. So, diba? Tatlo na yung selling point na yun. Though hindi, guys, hindi ito sponsored na SEABANK. Natutuwa lang akong i-share kasi ang gaganda ng feature na makukuha nyo kay SEABANK. So, paano ba kayo mag-open ng account? So, download nyo lang muna yung SEABANK via Play Store or App Store and then mag-register kayo. Tapos, merong verification yan. Magpo-provide kayo ng IDs. Ayun. So, check nyo guys. Ano ba naman yung ano? Kumita ka rin ng 8 pesos katulad na sa akin. 8 pesos per day. So, that's 30 days. O 240 pesos, di ba? Kahit pa paano may 240 pesos ka, edi kung nagsisimula ka, eto 240 mo, pwede mong ilagay sa e-loading business mo, di ba? Mapaikot mo palalo yung 240 pesos. Di ba? Parang ka nagsimula sa wala. Parang ang puhunan mo is wala naman. Libre, di ba? Kumita ka pa. So try nyo guys, try nyo. Feedbackan nyo ako kung meron kayong concern regarding dyan. Wala pa akong na-encounter na issue about ano eh.
SEABANK as of this time. So yeah. So check nyo. Yun lang muna sa ngayon, guys. Thank you for watching. I hope you could like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi na subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!